Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sa pang-ilang araw na po natin na quarantine na po. So matagal-tagal na, halos ilang buwan na po. At patuloy po tayo na nananatili sa ating mga tahanan. Ganun pa man po, salamat sa Panginoon dahil tayo po ay ligtas at nasa maayos sa kalalagayan. At napakarami pong kinakaharap ng ating bansa, lalo na po yung nalalapit na pasukan. Hindi pa po malaman kung matutuloy po o kung ano po ang magiging kalalabasan. Pero ganun pa man po, patuloy po natin ipag-pray na anuman po ang magiging desisyon ng ating gobyerno, ng DepEd, ito po ay para sa ikabubuti po ng lahat, lalo na po ng mga bata. Ano po? So, patuloy po natin yung ipag-pray. At ngayon po, nais ko pong magbahagi ulit sa inyo ng salita ng Panginoon. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay paano natin matitiyak na tayo po ay maliligtas. Alam ko po na narinig nyo na yung salitang kaligtasan. At totoo po na may paraan para po tayo ay makasiguro sa kaligtasan ng ating buhay. Ano po? At meron po tatlong salita na tayo po ay pag-aaralan. At ito po yung mahalagang mga salita upang tayo ay makasiguro na tayo po ay maliligtas. Ang una pong salita ay magsisi, pangalawa po ay manampalataya, at ang pangatlo po ay tanggapin. So ano po yung una? Magsisi. Ano pong ibig sabihin nun? Sabi po, dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan. At ang pagsisisi po ay mahalaga sa kaligtasan. Actually, ito po ay nabanggit na 55 times sa Bible, sa New Testament pa lang sa Bagong Tipan. At ito po ay inuutos ng Panginoon o ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi po. Ang sabi po sa verse po sa mga gawa or Acts chapter 17, atin pong basahin verse 30. Ang sabi po dito, basahin ko po sa inyo sa Tagalog. Sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kaniyang masamang pamumuhay. So makikita po natin na ito po ay inuutos ng Panginoon na ang lahat po ng tao ay magsisi at talikuran ang kanilang mga ginagawang masama o kasalanan. So inuutos po pala ito sa atin ng Panginoon. At ano pong kahulugan ng pagsisisi? Paano po natin malalaman na ang isang tao ay nagsisisi o tayo ay nagsisisi? Ang pagsisisi po ay hindi lamang paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Nagkaroon po si Judas, kung kilala niyo po si Judas, nagkaroon po siya ng masamang pakiramdam sa kanyang puso nang ipagkanulo niya si Jesus. Ngunit hindi po siya nagsisi. Ang pagsisisi ay hindi lamang pagtigil sa isang makasalanang gawa. Ang ilang mga tao po ay humihinto sa kanilang mga kasalanan, hindi dahil sa mahal nila ang Panginoon, kundi nais nilang sundin ang kanilang mga pangangailangan. Ano po yung mga yon? Halimbawa po, gusto po nilang maging malusog. Gusto po nilang magkaroon ng magandang reputasyon o ang kanila pong pamilya. So marami pong dahilan, personal na dahilan, kung bakit sila tumitigil sa kanilang mga ginagawang masama. At sabi nga po, kung ikaw ay titigil lang sa mga kasalanan mo, dahil sa personal na kadahilanan, hindi po ito matatawag na pagsisisi. Gayunpaman, ano po yung ibig sabihin ng pagsisisi? So, o papaano po natin malalaman na ang totoong, o papaano po natin malalaman na ang pagsisisi ay totoo? Ang pagsisisi po ay isang taimtim na kalungkutan sa puso na para sa nagagawa nating kasalanan. Ano po? At dahil po dun sa kalungkutan na yon, tayo po ay tatalikod sa ating mga ginawang kasalanan dahil alam natin na nasasaktan natin ng Panginoon o dahil alam natin na hindi po ito ang kalooban ng Diyos. Ano po? Binigyan po tayo ni Jesus ng malinaw na paglalarawan ng kahulugan ng pagsisisi. Hayaan niyo po ako na magkwento lang po ng kaunti ng patungkol po sa kwento sa Mateo chapter 21. At ikukwento ko po sa inyo ang kwento tungkol po sa dalawang anak. Ano po? At makikita po natin ito sa 28 hanggang sa mga sumusunod na verses.
ano po, kung saan dito po sa pangyayaring ito ay meron pong isang ana, ama na nag-utos po sa kanyang mga anak. Ano po? At sabi po dito, sinabi niya ang tungkol sa isang lalaki na may dalawang anak na lalaki din. Pumunta siya sa isa sa kanyang mga anak at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa aking ubasan. So, nag-utos po ang ama ano, sa kanyang isang anak na lalaki. Sumagot po ang anak, ayoko. Nagpunta ang ama sa pangalawang anak na lalaki at sinabi, anak, magtrabaho ka ngayon sa aking ubasan. Sumagot ang anak na iyon, pumunta ako, ngunit hindi siya umalis. Ano po? So, makikita po natin dito ang kwento ng dalawang anak na inutusan ng kanyang ama. Ang sabi po, yung unang anak ay sumagot ng ayoko, at yung pangalawang anak naman ay sumagot ng pupunta siya pero hindi siya umalis. Ano po? Walang alinlangan na ang ama ay labis na nasaktan sa pag-ate ng kanyang mga anak. Ngunit ang kwento ay hindi natapos po doon. May nangyari sa puso ng unang anak. So, balikan po natin yung naging desisyon ng unang anak. Tila nakita niya kung gaano siya naging mapaghimagsik o di masunurin sa kanyang ama. At kung paano niya nasaktan ang puso ng kanyang ama. Nagsisi siya at sa kanyang pagsisisi sa kanyang kasalanan, siya ay nagpunta at ginawa niya ang nais ng kanyang ama. So, sumagot po siya ng ayoko. Pero, pagkatapos niyang sumagot ng ayoko, nakaramdam siya ng pagsisisi at naramdaman niya na nasaktan niya ang kanyang ama at dahil po doon, siya ay sumunod kahit sumagot siya ng ayoko sa kanyang ama. Ano po, yun po ang tunay na pagsisisi. At madalas tayo po ay tulad ng unang anak. Sinasabi natin na hindi, sinasabi natin na ayoko sa Panginoon. At madalas tayo po ay nagiging makasarili, ano, nakasentro po sa sarili nating kagustuhan. Ginagawa natin ang ating kagustuhan at sa sarili pa nating paraan. Nagiging matigas ang ating puso sa Panginoon. Ano po? At dahil po sa pagmamahal ng Panginoon na ibinibigay niya sa atin, tayo po ay nakakaramdam, ano po, ng nasasaktan natin ng Panginoon. Ano po? At dahil po doon, ay may nangyayari po sa ating puso. Sabi po, sa kanyang pag-ibig at awa, ang Diyos ay gumamit ng iba't ibang mga paraan upang mapalambot ang puso natin. Ano po? At isa sa kanyang ginawang paraan na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang iligtas tayo sa kasalanan na ito. Sa pamamagitan ni Jesus, nakikita natin kung gaano katyaga at mapagmahal ang ating Panginoon. Kapag nagsisi tayo at bumaling sa Panginoon, nalaman natin na siya ay maawain at mapagbiyaya. At ang pinakamagandang ibinibigay sa atin ng Panginoon sa oras ng ating pagsisisi ay ang kanyang kapatawaran. Ano po? Sabi po sa Isaiah 55 verse 7. Sige po, buksan po natin. Ano? Sabi po dito, dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ang pag-iisip ng taong liko. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang makahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. So ganito po ang mangyayari sa atin kapag tayo po ay nagsisi ng totohanan, ano po, sa ating mga kasalanan. Sabi rin po sa aklat po ng Unang Juan or 1 John 1:9, tignan po natin. Ang sabi po rito, subalit kung ipahahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. So matuwid po ang Panginoon, ngunit isa po ang nire-required niya sa atin, na magkaroon po tayo ng totoong pagsisisi. Hindi lamang pagsisisi dahil ayaw nating maparusahan, ngunit pagsisisi na marirealize po natin na tayo ay nagkasala at nakagawa po ng mali sa harap ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay nagkasala. Dahil sinasabi po sa aklat ng Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa pamantayan ng Panginoon.
So, ibig sabihin, tayo pong lahat ang sinasabi ng Panginoon o sinasabihan ng Panginoon na magsisi. At hindi lang po basta magsisi na maisip na mali ang ating ginagawa, kundi yung pagsisisi na meron pong kalungkutan o banal na kalungkutan na ayaw po nating masaktan ng ating Panginoon na tinatanggap natin na kailangan natin ng kanyang kapatawaran. At sabi nga po sa ating huling binasa, tapat po ang Panginoon na tayo ay kanyang patatawarin. Yun po ang ibig sabihin ng salitang magsisi. At ano po yung pangalawang salita natin? Sabi po sa pangalawang salita ay manampalataya. Ano po? Sabi po dito, dapat tayong manampalataya sa Panginoon. Ano? At ito po ay ang Panginoong Hesukristo. Maraming tao ang naniniwala sa mga katotohanan tungkol kay Kristo. Totoo po yun, dahil marami pong tao ang nakakakilala kay Jesus. Alam nila ang salitang Jesus, ang pangalan ni Jesus. Alam nila kung kailan at nilang anak. Ano po kung anong nangyari sa kanya. Alam po yung history. Pero ano po yung ibig sabihin ng manampalataya o maniwala? Ano po? Naniniwala sila na siya ang anak ng Diyos at namatay siya sa krus para sa mga kasalanan ng mundo. Ngunit wala silang totoong relasyon sa kanya. Kaya ayaw nilang sundin siya. Yun po pala ano, ang pagkakaiba. Ang ibig sabihin po ng pananampalataya ay ang pagkakaroon po ng relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. At dahil po sa relasyon na yun, tayo po ay nakakasunod sa kanyang mga ipinapagawa sa atin. At alam po natin o dapat nating malaman na ang kaligtasan ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng totoong relasyon kay Jesus. Papaano po yun? Sabi po sa unang Juan 5.12 or 1 John 5.12, basahin po natin. Ang sino mang pinananahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos ay hindi makararanas ng buhay na walang hanggan. Ang tinatawag po nitong anak ng Diyos ay si Jesus. At ang sino naman man daw po ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may kaligtasan. Ano po? May buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin po dito ng pinananahanan ay ang pagkakaroon po ng relasyon sa kanya. Ang pagkakaroon po ng totoong relasyon kay Jesus. Kapag tayo po ay may totoong relasyon kay Jesus, si Jesus po ay nasa ating puso. At dahil po doon, nananahan siya sa atin, tayo po ay merong kaligtasan. Ano po? At dapat po nating panampalatayanan o paniwalaan, ano po, na si Jesus, ang anak ng Diyos, na ibinigay sa atin, nabuhay siya sa mundo, namatay sa krus para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang tayo ay iligtas. Nasa Bible din po yun. Ang sabi po sa Romans 10:9, sabi po dito, kung ipahahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So dapat po tayong sumampalataya, manampalataya na si Jesus na nabuhay dito sa mundo, na ipinako sa krus, namatay at muling nabuhay para sa atin, tayo po ay maliligtas. Kailangan po nating manampalataya na si Jesus ay namatay, nabuhay, namatay at muling nabuhay po para sa ating kaligtasan. Ano po? So, kulang po yung maniwala lang. Kulang po yung kilala natin si Jesus, alam natin ang kanyang pangalan, ano, nananalangin tayo sa kanya. Kailangan po tayo ay manampalataya na siya ay namatay at muling nabuhay para sa atin. Yun po ang pangalawang salita. Manampalataya. At ito po ang pangatlo o ang panghuli ay tanggapin. Ano po? So ano ang ating tatanggapin? O ano ang ating dapat gawin? Ano po? Sabi po, tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Ano po? Hindi lang dapat na tayo ay maniwala tungkol sa katotohanan kay Jesus, kung sino siya, kung ano ang ginawa niya, ngunit dapat nating tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Na andito rin po yun sa Romans 10:9-10. Sabi po dito, kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay
pinawawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. So ito po yung kailangan natin gawin. Tanggapin. Tanggapin po natin si Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Ano po? Tanggapin natin siya sa ating buhay. Atin pong hilingin na si Jesus ay maging bahagi ng ating buhay. Ano po? Sabi nga po, inihambing ni Jesus ang ating puso sa isang bahay na may pintuan. Ano? Makikita po natin ito sa pahayag. Chapter 3:20. Ang sabi po rito, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgingin man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. So si Jesus po ay kumakatok sa puso ng bawat isa sa atin. At siya po ay nag-aalok ng kaligtasan. At papaano nga po natin makakasiguro o papaano po natin masisiguro ang kaligtasan? Tatlong bagay po. Tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan, manampalataya at tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. At napakaganda po ano, ng regalo. Bibigyan po niya tayo ng kaligtasan at hindi lang po yun, dahil sabi din po sa John 1:12, subalit ang lahat na tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ano po? So magkakaroon po tayo ng totoong relasyon kay Jesus. Siya po ay tatawagan natin Panginoon at tayo po naman ay tatawagin niyang mga anak niya. Ito po ang daan. Ito po ang tatlong bagay na dapat natin gawin upang masiguro natin ang kaligtasan. Mga simpleng bagay po na pwede po natin gawin. Ano? At inaanyayahan ko po kayo ngayon, kung nais niyo po na masiguro ang inyong kaligtasan, ito lang po yung ating gagawin. Tayo po ay mananalangin. Tatanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon na tagapagligtas. Matapos po tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya kung nais niyo po na makatanggap ng kaligtasan sa inyong buhay, inaanyayahan ko po kayo na sumunod sa maikling panalangin na aking gagawin. Ano man po ang inyong ginagawa, nasaan man po kayo, inaanyayahan ko po kayong ipikitan yung inyong mga mata at sumunod po sa panalangin na gagawin ko sa oras na ito. Panginoong Jesus, ako po ay nagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako dahil nakagawa po ako ng mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo. Linisin niyo po ang aking puso at sa oras din pong ito, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Nananampalataya po ako na ikaw, Jesus, ay namatay at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. Mula po sa oras na ito, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At kung ginawa niyo po ang panalangin na yon, sinisigurado ko po sa inyo na meron na po kayong kasiguruhan ng kaligtasan. Dahil ginawa po natin ang tatlong bagay, magsisi, manampalataya at tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ano po? Kaya meron na po tayong relasyon, totoong relasyon sa ating Panginoon at dahil po doon makakatawag po tayo sa Kanya ng Ama at makakapanalangin po tayo anuman ang ating hilingin sa mga oras na ito, pangangailangan niyo po, kagalingan sa mga pamilya o sa sarili niyo po na may sakit. Matatanggap niyo pong lahat yun. At ngayon po ay gusto ko naman pong ipanalangin ang bawat isa sa atin ano po, at maging ang ating bansa. Kaya samahan niyo po akong manalangin ngayon. Ipikit po puli natin ang ating mga mata at tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat sa inyong mga salita na itinuro niyo po sa amin. Salamat din sa kasiguruhan ng kaligtasan na ibinigay niyo po sa bawat isa na nanalangin sa panalangin po kanina. Alam po namin, O Diyos, na ikaw na po ang maghahari sa kanilang buhay. At sa oras din pong ito, Panginoon, idinadalangin po namin ang bawat isa na nakikinig at makikinig pa, Panginoon, sa video na ito, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan
At dalangin ko po ano man ang kanilang pangangailangan, kung kailangan po nila ng kagalingan sa anumang karamdaman, ibigay niyo po sa kanila ang kagalingan, O Diyos. At ano man ang kanilang pangangailangan sa oras na ito, sa kanilang pamilya, ipagkaloob niyo po sa kanila, Panginoon, ang pagpapala na nanggagaling sa inyo. At dalangin po namin ang patuloy na pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin at maging ang kaayusan ng problema, Panginoon, ng buong mundo. Kayo po ang magbigay ng katugunan at alam po namin, Panginoon, na darating po ang araw, ang oras, Panginoon, na matatapos po ang lahat ng ito dahil ikaw po ang Diyos na makapangyarihan, Lord God, na tunay na mayroon pong ginagawa na solusyon, Panginoon, sa lahat ng ito. Sa iyo po namin ito ipinagkakatiwalang lahat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Salamat po ulit sa inyo pong pakikinig at patuloy po tayong mag-aral ng Bible. Patuloy po tayo na manalangin. Ano po, marami po tayong oras na gawin ito dahil nasa bahay lang po tayo. At patuloy po tayong maniwala, manampalataya na ang Diyos po ay may gagawin sa mga oras po ito. So, salamat po ulit sa inyong lahat and God bless po.